si Pangulong Marcos. Yun po ang bali. Sabi pa nung matanda, o tingnan mo ngayon, nakalapas sa lahat ng mga dyaryo, hindi raw nagbabayad ng estate tax si BBM. Magkano po ang sinisingil kay BBM? 200 billion pesos. Alam po ninyo, sabi nung matanda, eh hindi pala nyo alam eh, itong 200 billion na to, katang-isip lamang ito ng ulianin na ex-justice ng Korte Suprema. Hindi ba ninyo alam sa batas, sabi nung matanda, ang magbabayad ng estate tax, yung may-ari ng estate o ari-arian ng namatay, hindi ang magbabayad ay yung magmamana. Hindi pala ninyo kanya naiintindihan. At yung mga ari-arian ni Marcos isinubasta na noong 1993. Ayaw po nilang sabihin sa inyo yan. Halos bayad na yung sinisingil ng gobyerno. Pero ngayon, ginagawa po nilang dahilan laban kay BBM. Huwag kayong maniniwala, sabi nung matanda. Pagkatapos sinabi pa, nakasulat pa sa kasaysayan ng EDSA, isang taon pagkatapos ng EDSA, nagkaroon ng Mendiola Massacre na kung saan 13 ang namatay sa panahon ni Cory Aquino. Malapit sa Malacanang ang ginawang pagpatay. 18 taon pagkatapos ng EDSA, napatay na naman ang 7 magsasaka sa Hacienda Luisita. Ito ang asyenda ng mga Aquino. Bakit po tinatago nila sa inyo ito? Sapagkat gusto nilang pasamain ang imahe at pangalan ni Pangulong Marcos. At gusto nilang sirain si Bongbong Marcos sa inyong harapan. 4 na araw na lamang, mga kababayan. 4 na araw na lang ipaghihintay natin. Ang sabi ng matanda doon sa mga babae, hindi ba ninyo alam meron tayong kasabihan? Ang sino mang maniwala sa sabi-sabi, ani walang bait sa sarili. Mga kababayan, kaya po ako nagpunta rito. Gusto ko pong ipakiusap sa inyo, tulungan ninyo ang unity. Sinabi na ni Marites, wala nang kaduda-duda. Maliwanag pa sa sikat ng araw kahit na humagulgol pa lahat ang kalaban. Ang presidente ng Pilipinas pagkatapos ng May election ay si Bongbong Marcos. Ang susunod na pangalawang pangulo, wala nang kaduda-duda, mga kababayan. Inday Sara Duterte. Itaga ninyo sa bato. Tulungan po ninyo yung mga senador na pinili nila. Sapagkat naharap po ang ating bansa sa isang napakahirap na pagsubok. Kailangan po ang pagkakaisa. Ang unity lamang po ang nagsabi ng dalawang bagay. Gusto nilang ituloy ang magagandang programa na ginawa ni Pangulong Duterte. Ang unity din ang nagsabi na kailangan magkaisa tayo bilang isang bansa. Walang isang bansa na uunlad. Walang isang bansa na magtatagumpay kapag tayo'y watak-watak. Pagka tayo'y away-away, wala pong magyayari. Kailangan natin payabungin ang ekonomiya. Diyan manggagaling ang lahat ng pangako. Hindi natin maitataas ang sweldo. Hindi natin magagawang ibaba lahat ang bilihin. Hindi natin magagawang itaas ang sweldo ng teachers. Hindi natin magagawang tulungan ang mga magsasaka kapag hindi natin naihangat ang kalagayan ng ekonomiya. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan nating magkaisa. Mga kababayan, ito po ang sibulain, ito po ang diwa, at ito ang kilusan ng pagkakaisa ng unity. Maraming salamat po sa inyo. Isang malaking karangalan. Hindi ko po makakalimutan ang araw na ito na ako'y humarap dito sa Davao del Norte. Mabuhay tayong lahat. Pagpalain tayo ng dakilang may kapal. Salamat po.